Hello guys, welcome po sa akin channel Nanay Susi. Paano ba mag-medical na fit to work agad? Ang tips natin na paano ba mag-medical na fit to work agad? Yung tungkol sa x-ray na huwag kang hinga ng malalim. Ay isang hinga lang yun guys. Ganito lang yun. Sabay taas sa balikat. Ang tamang paggawa ng technique natin na huwag huminga ng malalim para fit to work agad ay para lang yun kaysa may mga ubod sipo na nanigarilyo o umiinom ay ma-fit to work kayo kapag ginawa ninyong tips na ito guys. Ang tips natin huwag huminga ng malalim sa oras ng x-ray ay ganito lang yun guys. Isang hinga lang siya guys. Kapag sinabi ni Radcliffe na hinga ng malalim, ang gagawin ninyo guys ay ganito lang guys. Huwag kayo huminga ng malalim. Mahinga lang kayo ng mababaw at sabay itaas ninyo ang inyong balikat. Ganito lang siya guys. Kunwari, humihinga kayo ng malalim pero ang hininga ninyo ay huwag aabot sa tiyan guys. Kasi kapag huminga kayo ng malalim, parang nag-uubot kayo na hininga ninyo dito sa tiyan. Ganon talaga guys kapag huminga kayo ng malalim. Pero sa tips natin ito, ganito lang guys ang gagawin ninyo. Ganon lang guys. Parang humihinga kayo ng malalim pero sabay taas sa balikat. Ito ay mababaw na hininga lang. Uulitin ko guys. Ganun lang. Dahil si Radcliffe ay doon siya sa likuran natin at makikita niya na parang huminga kayo ng malalim. At liliwanagin ko nga pala guys ha, sa maraming mga nag-comment doon na effective daw ang tips kong ito. At legit siya talaga guys dahil nga marami nang nakapasa, maraming nagpapasalamat dahil nakapasa sila sa tips natin kahit na may ubot sipon sila. At liliwanagin ko nga pala guys na ang tips natin ito, kung mayroon talaga kayong sakit ay makikita talaga siya sa x-ray. Hindi siya kahit na huwag kayong hihinga ng malalim, kung mayroon talaga kayong kagaya ng PPPD, scars, ay makikita siya talaga guys sa x-ray. Ang tips natin ito ay para lang sa mga may ubod sipon para hindi kayo mapindig sa inyong x-ray at hindi kayo pabalik-balik sa x-ray center para isang x-ray lang ay ma-feature kayo agad. At sa mga rapid naman na nag-comment doon na against sa tips ko, hindi ko alam kung bakit against kayo sa tips ko. Ay gusto ko lang naman makakatulong sa ating mga OFW na gustong pumunta ng abroad para hindi sila mapinding sa kanilang x-ray, para hindi na sila kabalik-balik pa sa x-ray center. Dahil ang iba ay nawalan na ng pag-asa dahil na akala nila mayroon na silang sakit dahil pending sila. At ang iba naman na hindi nakakapas na sinasabi nila mayroon silang PPPD na kahit nawala naman silang nararamdaman, advice ko lang sa inyo ay pupunta kayo sa ibang x-ray center at subukan ninyo magpa-x-ray sa ibang x-ray. Sa mga hindi satisfied sa result ng kanilang x-ray na wala naman sila daw naramdaman bakit PPPD, kailangan daw ng YouTube test pero wala naman silang plema na ipatest dahil kahit anong gawin nyo na wala naman silang plema na inalabas. Advice ko guys ay magpa-x-ray na lang kayo sa ibang x-ray center. Kaya ginawan ko ito ng party dahil marami akong nababasa na comment doon at lalo na yung isang nag-comment doon na para binablas niya talaga ako na daw ako konsensya na paano na lang daw kapag marami daw ang mahawaan na kahit daw may PPPD ay makapag-work dahil ma-fit to work. Liwanagin ko lang sa nag-comment na yun na tips kong huwag huminga ng malalim sa oras ng x-ray ay kapag may sakit ka talaga na PPPD or scars ay makikita siya talaga sa x-ray ko kung yun ay may sakit ka talaga.
ang tips kong ito ay para lang sa mga napipinding dahil sa trangkaso, ubot, sipon, mga simpleng sakit lang na may kagalingan, pero yung mga malalang sakit ay makikita siya talaga sa x-ray. At liliwanagin ko na guys, tips kong ito na huwag kuminga ng malalim ay kung halimbawa ito ay gusto mo malaman kung may sakit ka, adi hihinga ka ng malalim para malaman mo kung ano ang sakit mo, o diba? Hindi na, ang pangit naman yung pag-bless niya sa akin dahil wala daw ako konsensya. Tinuturuan ko daw ang mga tao na huwag huminga ng malalim sa oras ng x-ray. Paano daw malaman kung may sakit sila? Makapagtrabaho daw sila kahit na may sakit sila, makapagtrabaho daw sila. Paano naman daw ang mga kasamahan niya sa trabaho? Di manawaan kapag may TV siya. Gusto ko lang liwanagin sa na-comment na kapag may PCTV ka ay makikita talaga yun sa x-ray kahit na huwag kahihinga ng malalim ay makikita talaga yun. Ang tips ko ito ay kapag huwag kang huminga ng malalim ay hindi makikita ang sa loob, hindi makikita, hindi mag-i-expand ang baga mo kapag nag-x-ray ka. Kaya kapag may upon-sipon ka ay kapag mayroon kang tema sa loob ay hindi siya makikita sa x-ray. Kaya hindi mapipindi nga yung x-ray, lalo na sa mga mag-flight. Gusto ko lang matulungan ang mga ulit-ulit natin na nawawala na ng pag-asa dahil sa kanila x-ray na lagi silang napipinding. Lalo na kapag may upon-sipon ka sa oras na iyong x-ray, ito ay magiging one click na magiging fit to work ka. Nagtatanong sa rad, ito mo ligit pa talaga yan ang tips mo? Yes, ligit talaga yan dahil ilang beses ko nang nasubukan ito. At tatlong beses na mayroon akong trangkaso sa oras ng aking x-ray at flight ko na noon. Kaya ginawa ko itong tips na ito dahil gusto kong matulungan ang mga OFW na mga OFW ko yung natin, lalo na sa mga mag-flight na nakipindin ko na nilang x-ray ay legit talaga ang tips kong ito. Kung ikaw ay OFW at gusto mong mag-tour ka agad sa oras na iyong x-ray dahil malapit na ang iyong flight, ay gawin mong tips na ito. Pero kung ikaw ay magpa-x-ray dahil gusto mong malaman kung ano ang sakit mo, hihinga ka ng malalim. Ganun lang kadali yun, guys. Kaya sa mga nag-comment na nanggablas sa akin, at sa mga natin na nag-comment, hindi naman ninyo ipinauliwanag kung bakit against kayo sa tips kong ito. Dahil ang sabi ninyo na kapag may sakit na makikita talaga sa x-ray, bakit naman kayo against sa tips kong ito?